guys. So, welcome back sa aking YouTube channel. Guys, no, nagbabalik tayo ngayon para sa isa na namang bike check video. So, guys, nandito ako ngayon sa Bike Planet. Ayan, Mike Kawayan Branch. Along MacArthur Highway lang to, guys. Oh. Ayan. So, sa harap lang yan ang ginagawang Old Station Train. So, magkakaroon dyan ng bagong station ng train. So, abangan natin. Napakadali na pumunta rito. Ayan. So, pasok tayo, guys. Magpapay check tayo rito ng bagong mountain bike nila dito, guys. Akala ko nagkakamali ako ng basa kanina or kahapon, ang kanilang Fox ay Tokmei. Ayan, Tokmei ba Tokmei? Akala ko kasi dati or kahapon Fox ay Thomas to, pero nung binasa ko Tokmei talaga. Ayan o, Tokneneng eh, no? So wala na tayong intro, guys. Bike checkin na natin to. So ayan, guys, ang ating ibabike check ngayon, ang Fox Eye Tokmei. Take note, guys, ha, Tokmei to. So baka kalain nyo ito yung Thomas, nagkakamali kayo. Ayan, Tokmei, kitang-kita natin, no? Tokmei o Tokmai, bahala na kung ano ang pronunciation dyan. Basta ako, ang basa ko dyan, Tokmai. Ayan, simulan natin syempre ang kanyang bike check. Ayan, flex ko lang, guys. Naka fully air conditioned tayo rito. Ayan, sinisipon na ako sa lamig dito, guys. Ang lamig. So, comfortable tayo rito. At syempre, ang kulay ng ating frame ay glossy, metallic. Ay, hindi ko malaman. Ayun, glossy black to, guys. Ito, glossy black. Tapos dito sa may bandang blue, metallic blue. Yun. Tapos, water decals to, itong black. Lahat ng decals dito, guys, ay water decals. Kahit itong gray na to, ayan, pag kinapa mo, makapal siya. Itong black, itong black, itong black, itong gray na to. Lahat talaga, guys. Lahat. Ayan. At least dito sa ibabaw, may nakalagay na Tokmei, water decals din. Yung warning, water decals din. Itong Fox Eye, water decals din. High pressure molded alloy 6061. Ayan, gawa siya sa alloy 6061. Size 16 ang ating frame. Small. Ayan, nandito. Nakalagay. Fox Eye Team MTB A Series. So, aluminum yan. 29er. So, water decals din tong gray na to. Itong black, ganun din. Ayan, ganda ng pagkakakulay niya, guys. Pero itong black na to, ito, ay glossy black. Ang ganda. Hindi siya smooth welding, guys. Ayan, marami siyang uunang pagkaka-welding. Ganun din dito. At ganun din sa baba. Pero hindi na masyadong big deal yon, guys. Ang ganda ng kulay nito talaga, promise. At syempre, dito sa kanyang seat stay, may konti siyang curb or bewang. Ayan, nilalamig talaga tayo, guys. Inisipon ako dito sa lamig. Flex ko lang, oh. Oh, diba? Sarap dito. Meron siyang bridge dito. Nalagyan na ng tapalod, oh. Tornilyohan dito, guys, na lalagyan niya ng bike rack sa likod. So may konti siyang ano dito, bewang. So sexy yan. Pero dito sa may pinakabandang baba, ayan, sexy talaga dito, you know. So napakarami ko na nakikita na babike check na bike, guys, na sexy yung kanilang chainstay saka seatstay. May nakalagay dito agile ride geometry. At dito mayroon siyang Fox Eye. Yan. At dito lumabas yung dito dumaan yung kable ng RD. At syempre dito yan lumabas. Dalawa. At dalawa yung internal cabling natin kasi dalawa yung lumabas doon. Isa rito at isa rito. At yung ano natin, yung kable ng hydraulic brake sa likod ay naka-external. Dito siya dumaan sa down tube papunta dito sa taas ng seat stay. Ayan, pa-square ang ating ano nito, guys, seat stay saka chain stay. Yung dropout niya malaki. Napakadaling maghanap nito, guys. Ang dami kong nakikita ng ganitong drop out. At ito tayo ngayon sa suspension fork niya. By the way, highway, ang head tube niya, guys, ay straight. No, may water decals dito. Nagmukha lang siyang tapered kasi meron siyang bukol dito. Straight yan, guys. 120 mm ang haba. Haba. At ang ating suspension fork ay bakal. So, bakal lang that yan. At ang ating stanchion, guys, 110 millimeter na mayroong rubber indicator ng iyong pagkaka-bounce. Ayan, malalaman mo kung gaano kalalim yung lubog ng iyong stanchion. At syempre may manual lockout, close open lang yan.
Ayan, no? Close open. At sa kabila, meron siyang preload. Yun, no? Diba? At may sticker na Fox ID to sa kanyang lower. Ayan, natatanggal din yan. Pwede niyang tanggalin yan, pero para sa akin, hayaan niyo na lang matanggal ng pusa. O, diba? Ang ganda kasi yung tingnan nito, oh. At syempre, yung kanyang hubs ay bakal. Bakal na walang tatak, guys. O, wala nga. Bakal yan. Na crown bearing, tapos quick release. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 36 holes. Mura lang naman, guys, ang hubs na aluminum. May nakakita ako, 600 plus lang. So, pwede na kayo mag-upgrade. Hindi naman big deal ang bakal na hubs. Wala naman sa pyesa yan, eh. Nasa binti yan. Nasa pumipidal yan. Umiikot ang gulong. Pidal ka lang ng pidal. Makakarating din tayo sa paroroonan. O, diba? At syempre, meron tayo ditong bakal na spokes. At double wall alloy na rim. Na may sticker na Fox Eye. Made from 6061 alloy. At ang ganda ng gulong niya, guys. So, dumadami na ang built bikes na mayroong ganitong gulong na G-Lewier. Nung dati, akala ko, ano lang yan, nagkamali lang ng lagay. Pero, marami na rin ako nakita. So, nagpapakilala na tong G-Lewier na to. Na gum wall yata to kung ako nagkakamali, guys. Ayan. Tapos, ang sukat niya, 29 by 2.10. Malapad. Pero yung spikes niya, guys, pang road, medyo maliliit lang siya. Ngayon. Pero pwede mo na rin itong dalhin sa trail. Kasi may mga maliliit na spikes. Then, syempre, sa kabila, ganun pa rin. Baka lang kanyang hubs. 36 holes. Quick release. Yung crown bearing yan, guys. Tapos, baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim na Fox Eye 6061. Kung nagkakamali, guys, 30mm to. Itong ating rims. At ang gulong natin ay gum wall na may tatak na D-Lewier. Yan, may nakalagay na 50 TPI light, eco compound, excellent traction. So, pang road na road to. 29 by 2.10. Ayan, guys, medyo nakabaliktad lang na gum wall. Ganda ng, ang ganda ng tingdig ng ano nito, guys. Ng tong Fox ay to, May. Ayan, tingnan na mabanggit na Thomas. Oh, diba? Ay, ang lakas ng tunog, guys. Oh, threaded type ang kanyang cogs. Pero ang lakas. Promise, guys, malakas to para sa isang threaded na cogs. Lakas, oh. At ang ganda ng spacer niya, guys, kulay red. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed na threaded type. 13 to 32 to, guys. Ayan, 13 yung pinakamaliit, 32 yung pinakamalaki. At ang ganda nung RD niya, guys, Senza V9. So, panibago yata itong model ng Senza kasi kadalasang nakikita ko sa Senza, guys, RX. So, ngayon, naka V9 ni sila. Meron ako nakita, guys, V12. Ayan. So, ibig sabihin, 12 speed. Ito, V9. So, it means 9 speed. So, akala ko, kotse yan, no? V7 engine. De joke lang. V9 yan. At ang ating pulley, oversized plastic. Ah, oversize pa to. Parang standard lang, guys, eh. Parang naduduling pa ako. Standard size na plastic, guys. Dito sa, ganun pa rin, guys, standard. Hindi yan na standard electric pan. Yan, plastic. At ang kadena natin, medyo brown, tapos silver. CN9S. Narrow. Yan, di ko alam kung anong brand ng ating kadena. Nakalagay lang CN. At ang ating crankset, guys, baka lahat. Baka lang crank arm, 170mm. Baka lang chain ring, tatlo. 24, 34, 42 teeth. Tapos square tapered. Alam naman natin, guys, pag square tapered, sealed bearing yon sa loob. Ayan. At syempre, ang ating FD ay Senza V9. Ayan. So parang ako nga, gusto ko maglagay ng FD. Para hindi ako nabibitin kasi naiiwan tayo sa patag, eh. Ang bibilis ng kasama natin. Yeah, shoutout kay paring Subdaw nang naiiwan ako lakas ng pinti niya. At ito, seat clamp niya ay alloy na may mata. Ayun, no? At ang kanyang seat post ay made of bakal. 27.2 at 350mm ang haba. Ang kanyang pedal naman, guys, plastic na ball bearing. Yan. Magiging smooth din yan, guys, habang ginagamit mo. Na-experience ko yun sa aking pedal na
ball bearing. Smooth naman din siya. Ayan. At ang upuan niya, guys, ang ganda, oh. Oh, para siyang aftermarket. Mahaba, manipis, makapalang po, manipis, at matigas ang foam na may tatak na fox eye. Maliit, makitid lang to. Yan. So, hindi ka mahihirapan na ilapat yung puwit mo. At meron ditong hiwa. Hindi mo na itataas yung puwit mo. At may konting kanal dito. So, dadalo yung ihi mo dyan. Yan. So, para sa mga ayaw na huminto. At ayaw itaas ang puwit pag nakautot ka na. At syempre, yung stem niya ay made of alloy na baliktaran yan. Pwede mong baliktarin yan. Yan. Ito naka-negative yan. Pag binaliktaran mo, magiging positive. 85 mm ang haba nito. Made of alloy. Syempre, tatak ng fox eye. Ang headset natin or ang top cap natin ay Fengtai na aluminum. Medyo ano lang nga siya, palubog. So medyo may iipon ng tubig dito pag ganyan palubog. At ang spacer natin ay isa lang, 10 mm. Ang dust cap natin ay 20 mm made of alloy. At ang ganda ng ano niya, handlebar niya, guys. So may back sweep. Oh, may back sweep siya. Made of ano to, bakal na may tatak na fox eye. 730 mm ang haba. May kahabaan na siya, guys. Talaga, promise. Mahaba na siya. At ang grip natin ay bakal. Goma. Then sa kabila ay goma pa rin. At ang shifter natin, guys, dito, Sensa B3. Kasi naka 3-speed ang ating crankset. At Sensa B9. 9-speed ang ating cogs. Wala siyang indicator parehas. So, tatensyahin mo na lang kung ano yung speed mo. Ah, guys, ito pa isa. Ang ganda. In-adjust ko na to kanina. Simmers, ang ating hydraulic brakes, guys. Tingnan mo yung distance nito, guys, oh. Oh, hanggang dito. In-adjust ko kasi yan. Ito, na-adjust yan. So, ito yung distance ng isang lever. Pansinin nyo dito sa kabila, guys, oh. Ah, ang layo, oh. So, pwede nyo i-adjust yung kanyang lever kung gaano kalapit sa handle. Ayan, oh. So, ito yung pinakasagad. Pero hindi pa nakakapit ang preno niyan. Ito kapit. Ito hindi. Ayan o. So hindi mo naaabutin yan. Ang hirap kaya pag malayo. So ang ganda. Eh, dito mo i-adjust yan, guys. Oh. May tornilyo dito. I-adjust mo yan. Ihigpitan mo. Pag hinigpitan mo, lalapit yan sa grip. So ganyan kalapit ang maximum niyan. Pero pa, ang kapit niyan, ang kapit sa preno na ito. Oh, diba? Ang ganda nito. At syempre sa kanyang rotor. 160 mm ang kanyang rotor, pangkaraniwang design. Ayan. At ang kanyang caliper ay gawa ng Simmers na IS mount. At ito pa isa kagandahan ng Simmers, guys. Pwede mong palitan ang brake pad na hindi mo na binabaklas lahat yan. Tanggalin mo lang tong clip, hugutin mo, tapos na. Ganun lang kadali. Kaya thumbs up na thumbs up ako dito sa Simmers na to. Panalo to, guys. Napaka-convenient gamitin. At syempre sa kabila, ganun pa rin. IS mount na Simmers na caliper. 160 mm na rotor. Kita nyo naman. Ang ganda ng adapter niya. Ayan. Sana ma-adapt to ng ano, Shimano MT-200. Ano? Yung Shimano to MT-200, kailangan baklasin mo lahat eh. Para makuha mo itong brake pad. Dito, hindi. Hugutin mo lang ang clip, guys. Napakadali talaga. Pwede ka na maglinis. Kahit araw-araw maglinis ka na brake pad, pwede. Wala kang gagalawin dyan. So, palagay ko wala na ako nakakalimutan dito, guys. Sulyapan uli natin to. Ang ganda nito, guys. Promise. So, ayan, guys. Ang ating bike check ng bagong bagot. Mainit-init na Fox Eye Top May. Ayan, kapatid to ni Fox Eye Thomas. De, joke lang. Guys, nagkakalaga to ng 11,950 pesos. Dito lang yan. Siyempre, sa Bike Planet, may Kawayan Bulacas. May freebies pa to, guys. Na helmet. Okay, tamo, ready ka nang mag-bike. And by the way, guys, highway. Kapag meron nga pala kayong gustong bike na basta ino-offer na LJ, pwede kayong umorder dito sa Bike Planet May Kawayan Branch. Dito nyo siya pipick upin. So, by order yun, just in case wala silang stock dito at meron nakita kayong stock na may stock sa LJ, yan, pwede kayong umorder dito. Kung medyo malayo yung branch ng LJ sa inyo. Kita nyo naman, napaka-convenient, oh, diba? So, hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Huwag kalimutan pindutin ang like at mag-comment na rin kayo, guys, kung ano masasabi ninyo dito sa Fox Eye Top May. Pero kung sasabi nyo, guys, thumbs up to. Ayan, sa mga naghahanap ng mountain bike dyan, pwedeng-pwede sa inyo to. At syempre, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button, guys. Road to 6,000 na tayo. Maraming salamat sa panonood.
susunod na video, kita kids. Bye-bye!